Magandang araw muli mga kaibigan. Ngayon ay tingnan naman natin ang Espanya Station na part ng CPSO2 ng NSCR. So yung Espanya Station ay part siya ng CPSO2. No? So yung CPSO2 o Contract Package S02, ang mga station na nasakop niya ay ang Espanya, Santa Mesa at Paco. Then ang mag-handle sa kanya na contractor ay ang joint venture ng Acciona and ng DMCI Holdings, no? DMCI Construction, no? Silang dalawa yung joint venture na magko-construct ng mga viaducts, ng mga stations, ng mga substations. Then yung kanyang location, itingnan natin ay malapit siya dun sa dating Espanya station, no, ng PNR. So ito yung lumang station ng Espanya station. So malapit dito sa water pump station, sa pumping station dito na along siya ng Algeciras. Yung location ng NSCR, Espanya station ay dito. So mark natin. So dito sa bahaging ito, yung kanyang magiging sakop, ano, so dito sa area na to. Along this area yung kanyang sasakopin. So, tawid kalsada siya sa kabilang bahagi ng Espanya Boulevard. Ito, Espanya Boulevard. Ito ay Florentino Street. So, tingnan natin yung roads. So, dito yung Florentino Street. Ito, Pimargal. Ito naman yung Espanya Boulevard. So, gaya nga sabi ko kanina, ay dito siya sa bahaging ito lalagay. So malapit lang dito sa Espanya Boulevard. Then yung masasakop niya dito sa area na ito, yung mga kabahayan dito. So kung titingnan natin yung alignment niya, so ito yung kanyang alignment, no? Tingnan muna natin yung kanyang top view na alignment. So itong pinapapakita ko sa inyo ay mula dito sa Dimasalang. Yung NSCR viaducts, pagtawid dito sa Dimasalang, gagamit sila ng steel bridge, ng steel box, no, na girder type dito. Kasi mahabang span siya. Nasa 60 meters sa Dimasalang. Then, all the way dito. Along sa row, no, ng PNR. Mapapansin nyo, ito yung NLEX-SLEX connector road. Ito yung future na viaduct ng NSCR. Isang viaduct with double tracks, no? Then ito yung mga columns niya. So makita niyo yung kanyang proximity dun sa mga properties, no? Ito Algeciras Street. Then dito Simon Street. Ito ay yung Maria Clara. So ito yung
toll plaza ng ano ng NLEX SLEX connector road. Then tuloy-tuloy siya ano. So yung kanyang row ay mula dito hanggang dito. So lagyan natin ang line. So ito mula dito hanggang dito. Yung row ng NSCR. Then sa baba niyan, yung future na freight trucks, no, yung cargo sa ilalim. So may provision sa ilalim para sa cargo. And then along this, no, sa ayan, laong-laan na street. Mula dyan, medyo papaling na yung viaducts papunta dito sa kalsadang Algeciras. So, kung mapapansin nyo dito, ito yung row niya, itong blue na line na to. Then, pag lagpas dito sa laong-laan, medyo lalapad ng konti yung makukuha na row, no? Mas malaki na yung matatapyas dito sa mga properties dito kasi kailangan pumaling dito nung ano row eh. Pati yung parte ng kalsada ng Algeciras ay may mga masasakop nung pile cap o bahagi nung column ng NSCR. So kaya mayroon siyang marking na ganyan, no? Pero ibabalik pa rin naman yung pavement na yan, no? Although sabi dito sa plan ay magiging part siya ng maintenance road, no? So hindi ko lang alam kung access pa rin, may access pa rin yung public dyan, no? So ito ay Dapitan Street. So mapapansin nyo malaki na dito, mas may masasakop na ibang mga kabahayan dito, no? Di naman buong kabahayan pero yung front part nila ay masasakop. So papaling siya papunta dito sa Algeciras Street kasi nga approaching na siya nung station ng Espanya. So ito mas pumasok pa dito sa kalsada ng Algeciras. So itong Algeciras Street marirealign siya kasi nga magiging part pa rin siya ng access dito eh. Ito na yung Pimargal. So ito na yung dito na magsisimula yung approach ng Espanya, future Espanya station, no? Mas lalaki yung row na kailanganin nila. Ito yung estero dito ng ano ng estero de Sampaloc nakalagay dito, no. Then mas lalaki yung row. Ito yung row, mas medyo lumapad siya dito. At dito ganun din. Sa may lagpas ng estero, no. At ito na yung mismong Espanya Station. Kung mapapansin nyo, yung Florentino Street tatagos pa rin siya dun sa ground level ng station ng Espanya. So tingnan natin mamaya yung mga details niyan, no. For now, ito makita natin yung ito yung pinaka pagtatayuan ng Espanya Station. Katabi lang siya nitong Espanya Boulevard. So may access, magkakaroon ng access diyan, no. And then paglagpas dyan ay babalik yung mismong alignment niya, ay medyo babalik na ulit dun sa line ng original na line ng PNR, no. So dito yung lumang station ng Espanya, yung PNR station ng Espanya ay mukhang ma-demolish siya kasi ay ano may itatayo dito mga columns, no, kasi maano siya, madadaanan siya ng mga columns. So yun yung kanyang mag-i-alignment. Although, no, pag natapos lahat to, may yung space na yan, pwede pa rin magamit yan as a ground yung sa at-grade na station kung magkakaroon ng at-grade na commuter ulit, no. Pwede pa to. Pero yun ay sa future pa yon, no? Hindi pa itong during the construction ng NSC.
So ito yung pump station sa area na to. Then balik na ulit siya dun sa actual na lineup. Ito yung Loyola Street na. So yan yung alignment niya sa area ng malapit sa NSCR Espanya Station, no? Ngayon, tingnan naman natin yung kanyang profile, no? Yung side profile ng mga columns niya, no? So, ito yung side profile ng columns na ng mga viaduct approach, pa-approach ng Espanya Station. So, ito yung height niya, yan, no? Yung taas ng kanyang columns. Dadaan siya sa ibabaw ng Dimasalang. So, mataas siya, no? Dati sa mga updates ko, tinignan natin kung paano i-compute yung height niya, no? So, dito nakalagay, no? Top of rail level at siya yung existing ground. So, kung i-compute natin yan, yeah, so 25.4 meters in meters yan, 25.4. Bago i-minus natin yung ground level, minus 2.05. So 23 meters yung taas ng columns ng viaducts na yun, no? Yung tatawid ng Dimasalang. So i-convert natin siya into feet, no? Times 3.28. So nasa 76 feet yung taas nitong column na to. So, mataas siya. So, yan. Then, paglagpas ng Dimasalang Road, bababa siya. Medyo bababa yung column, no? Bababa siya. Ito yung Maria Clara Street. Ito yung Laong Laan. So, pababa siya, no? Then, dito, magiging parang level na lang siya. Ito yung Dapitan Street. So, itong, ano na to? So, may Pier 53. Tingnan natin kung gano'n na lang yung taas niya, no? So, sa dito, sinasabi na 16 yung 16.35 meters yung taas nung rail level niya, sa rails niya. Then, yung ground level niya ay 1.66. So, minus ko siya. So, 14 meters yung taas nito. Itong column to, 14 meters or multiply ulit natin sa 3.28 ay 48.18 feet ang taas nitong column na to. Mataas pa rin siya, no? So, ayan. Ito yung Dapitan Street. And then, Pimargal. Then, ito yung Estrella de San Palok. Dito, medyo mahaba yung span niya, no? Dito sa lugar na to. 61, between Pier 61 and Pier 62. So, dito sinasabi, ang haba niya ay nasa 37.5 meters. Then, ito na yung station ng Espanya, no? Espanya Station, dito. Then, tatawid ng Espanya Boulevard. Halos level lang yung rail, anong viaducts niya, no? Then to Loyola Street. So yan yung pinaka profile niya, no? Yung side view, kumbaga nung mga viaducts niya. So balik natin ulit. Sundan natin kung paano yung flow ng kanyang viaducts. Yan. Then dito, sa Dimasalang, mas tataas siya. Kasi nga tatawid siya dun sa Dimasalang Road, no? Yan. So, yan yung kanyang mga viaducts, no? Yung kanyang profile ng viaducts. So,
mataas, no, yung kanyang mga viaducts dito sa area nito ng Dimas Alangro. So, kung tingnan naman natin yung kanyang area niya, no? So ito yung kasama dito yung magiging maintenance road niya, no? So dito makita natin yung Algeciras. Nakalagay dito existing road will be as maintenance road, no? Existing road to be utilized as maintenance road, no? Although yung fencing niya, ito yung mga fence niya, eh. May fencing siya dun sa magiging alignment, no? Magkakaroon ng bakod siya. Ito Algeciras Street, maaring meron pa rin siyang public access, no? Then dito nga sa kagaya na nakita natin, medyo pumaling siya dito. So yung Algeciras Street, medyo mauusod siya dito. Kasi nga medyo papaling yung kanyang mga viaducts. And then dito sa bloke na to, between P. Margal at Florentino Street, ay magkakaroon ng access road dito. And going sa Espanya Station. So, yung mga kabahayan dyan, expected na mukhang ma-acquire sila, mawa-wash out sila dahil nga gagawing access road dito. Kung meron sa inyo mga nakatira sa area na yan, maaring nabigyan na kayo ng abiso o namarkahan na yung mga properties ninyo dahil nga ma-acquire to, eh. Mula dito sa P. Margal hanggang dito na sa Espanya Street. So, yan yung pinaka-access road, no? Kung makikita nyo dito, dito sa Espanya Street, may access road siya papasok ng Espanya Station. Meron siya mga loading and unloading base. Itong Florentino Street ay tatagos siya dun sa ground level na Espanya Station. No, sa ilalim na Espanya Station, meron siyang access, no? So, meron dito mga loading and unloading base, no? Para dyan sa mga bababa at sasakay from the station. Then, meron din siyang parking dito sa area na to. Yan yung parang pinakamagiging area ng yung plaza, no? Station plaza ng Espanya Station. So, and then, dito rin pinakita rin dito yung magiging future freight trucks at ng mga long haul, no? So, dadaan siya sa gilid ng Espanya Station, sa almost sa ilalim na nitong NLEX-SLEX connector road, yung daan nung at grade o yung ground level. Pero yon ay sa future pa yon, no? Maaring pag natapos na tong NSCR, tsaka pa lang siya uumpisahan, or uumpisahan na yung pagbibidding sa kanya pag malapit na matapos yung mga station. So yan. So hopefully dun din sa mga nagko-cover na ng area nito, sa mga infra vloggers, makasamahan natin infra vloggers. So ito yung gagawin diyan sa area na yan. So at least makita niyo, ma-observe niyo kung dito sa may pagitan ng P. Margal at Dapitan, yung mga bahay dito medyo mas malaki na yung matatapyas nila, kasi nga ay kailangan pumaling dito nung viaducts, no? So at least sa inyong pag-vlog, at least medyo may idea kayo kung bakit ganun yung ginagawa dun sa area na kinocover ninyo. So yan kasi siya. Then dito sa area ng mismong Espanya Station, mas malapad na yung kanyang row, no? Kung titingnan natin dito sa isang picture dito sa site development plan niya, ay nasa halos ay 52 meters yung masasakop yung lapad ng station, no? Nung station plaza, I mean, nasa 52 meters
yung common na lapad ng right of way ng NSCR ay nasa 30 meters. And then mas lalapad siya sa mga station kasi nga may station plaza pa siya. At kailangan din may access yung kanyang para doon sa mga sasakyan na maghahatid at magsasakay ng mga pasahero galing sa station. So, yan yung mangyayari dyan. Halos kalahati, itong mga bahay dito, halos yung kalahati ng bahay na nandito na sa may Prudential Street ay matatapyasan pa siya. Kasi nga, magkakaroon dito ng access road with sidewalks. Ayan, ito, sidewalks yan. So, makukuha sila. Although, mas makikita nyo yan sa, on the ground, no? Kasi wala ako sa area. So, kung kayo ay mga nagko-cover sa area na yan, maaaring makikita nyo may markings na sila sa lugar na yan. Kasi nga dito, magkakaroon ng access road. Yan siya. So, ito, Prudential Street, P. Margal, bago yun nandito, Algeciras, na masasakop siya nitong Espanya Station. Ito, naka-dark dito, yan yung Algeciras Street. So, halos nasa gitna siya. Spot on yung Espanya Station sa kanya, no? So, yeah, matatanggalin nila yung kalsada ng Algeciras sa bahaging ito. Between P. Margal and Espanya Boulevard. O, paglagpas na Espanya Boulevard, ay papaling ulit pabalik na dito sa original na row yung viaducts. Kasi nga, galing dito sa malapad na station. Ito yung nandito yung ano, yung dating station ng PNR na mukhang maanoan siya, no? Matatayuan siya ng mga columns. So, possible, highly possible na matanggal siya. Ma-demolish siya, no? Ito siya yung dating station. So, ito, Loyola Street, Espanya Street. No? Then, ito yung pumping station. So, ito, sana maging guide ninyo ito. Ito yung magiging bagong posisyon, bagong pwesto ng NSCR Espanya Station sa area na yan. Then, yan, tuloy-tuloy siya dyan. Balik siya doon sa dati niyang right of way, no? Halos magiging kadikit siya dito sa may toll plaza ng NLEX-SLEX connector. Pero dito, hindi na halos maapektuhan masyado yung mga kabayan dito. Dito lang talaga sa malapit sa station. Yung malaki yung ano, maapektuhan. May maraming matatanggal na mga properties. So, ito yung mga properties na yan. Nandiyan, yan mga square-square na yan. So, ito yung kanyang area, no? Ayan yung mga masakop niya. Kita naman natin na marami rin talagang masasakop yung road. Then, ito yung dating station sa area na yan. So, yan. Mga maapektuhan nila mga kabahayan dyan. No? So, balik tayo dito sa site development plan. So, kung makikita natin yung lapad ng station nung Espanya Station ay nasa 23. Sa 23 meters. 23.8 meters, no? Yung mismong station. Then, yung buong station plaza kasama ng access road nasa 52.5 meters. Yung additional nga na 18.6 meters ay para dun sa part ng station plaza na may access road. And then, meron din siyang provision. 3.1 meters na provision para sa
Hindi lang 3.1 meters, na kasama yung 7 meters. So, almost 10 meters na provision para dito sa upgrade na trucks, no? Ng PNR at saka cargo line. So, sa mga nagtatanong nga, ibabalik ang upgrade o yung ground level na PNR. Dito sa plan, no, pinakita nila, dalawa siya, dual trucks siya. No? Dalawang trucks. Although, di natin alam kung yung pag-implement na nila ay kung initially, isang truck lang muna. So, kasi itong upgrade ay gagawin ito pag natapos na yung buong NSCR system, no? Maaring bago matapos yung NSCR system ay pagsisimula na sila mag-bidding para dito. Kasi ngayon ay may mga feasibility studies rin sila para dito sa cargo line, no? Ayan, so dito rin sa Station Plaza makita natin may mga sa access road may mga unloading and loading bay sila, no? So dito kasya nga yung isang bus dito sa loading bay na ito. So talagang merong transport oriented development din para dito. Then may mga parkings din, although kaunti lang yung bay para sa parking, mostly para siguro ito sa mga empleyado at sa mga PWDs. So, although possible din naman na pag ito ay naging operational na, magkakaroon dito ng mga park and ride, no, na mga facilities, no. Although kailangan nilang mag-acquire ng additional na space para doon. So in the future maaatingin natin kung anong gagawin nila sa space na ito, no? Yan yung Winaka Station Plaza. Then tingnan naman natin yung kanyang design, no? Station design. Ito yung lumang design ng station, no? Nung bago nila, yung bagong labas lang yung mga bidding documents, ito yung kasamang 3D render ng Espanya Station. So ganito yung initial na itsura niya. So mapapansin nyo nga na iba pa yung kulay ng mga tren, no, dito sa render nito, kasi hindi pa naman nabibid out yung mga NSCR trains ng time na yon. So ganyan yung initial na itsura niya. Then nagkaroon ng redesign sa mga station going to Calamba, no, from Blumentit to Calamba. So medyo na bago na itsura nila. So ito na yung bagong design ng Espanya Station. So i-close up natin, kung mapapansin ninyo, meron siyang solar, no, in-incorporate yung solar sa kanya, maaring to para magkaroon ng additional power supply, no, para sa maaring sa mga ilaw, sa mga facilities diyan sa station, no. So yan, meron sila ganyan yung tema, kumbaga yung theme ng mga station pa south papunta sa Calamba, na may incorporate sila ng mga solar panels, no. And then ito sa gilid na to, ayan yung katabi niya yung NLEX connector, no, nandito sa tabi ng mismong station. Then tingnan natin, kung makikita naman natin dito yung sa tabi ng inirealign na access road o inirealign na Algeciras Street, meron ng bakod, nilagyan ng bakod yung mga katabing properties, no. So para siguro at least maging organized lang, maayos lang dito sa area na to. And then dito naman sa tabi yung upgrade na PNR cargo line din, no? Yan yung plano nila dyan sa area na yan. So ito yung PNR line. Then
Kung mapapansin, ito yung ano, ito yung pedestrian crossing sa area na yan. Ito yung Espanya Boulevard. Kaya sa kabila niyan, yung dating Espanya Station, sa Tawid Calzada, yung dating Espanya Station. So, yan yung area na masasakop ng future Espanya Station. Doon, meron din pa ditong isang view na pinapakita yung ito yung connector road, mas mataas yung viaduct ng NSCR, no? So yung mga pasahero dito talagang matatanong nila itong katabing NLEX connector, no? Sa tabi. Then ayun lang yung station din, no? Then meron pa rin dito isang view. So, ito yung kung yung mga nag-share sa alignment, no, ng PNR. Ito yung NLEX connector. Ito yung NLEX connector. Ito yung NSCR at yung PNR sa baba. No. So, makita nyo dito sa render, medyo minodernize na rin nila yung mga crossing barriers. No. Although, magiging iba pa rin ang itsura niyan sa actual implementation. Pero yan yung ano. Then may sidewalks na maayos. Then dun sa Tawid Calzada ng Algeciras, ay may bakod na. So makikita natin paano kaya yung gagawin nila. Kasi may mga bahay dyan na yung access ay dito rin sa kalsada. So, baka magkaroon silang sariling access din nila, ano. And then, kung titingnan na naman natin itong side view, profile view nung station, makikita ninyo meron siyang 3 levels, no? Yung ground level niya, and yung ground level, and then ito yung concourse, ito naman yung platform area. No? So, may mga escalators, hagdanan, tapos may elevator, bago may mga emergency exit yan. Then, makita natin dito na ito yung bahagi ng Florentino Street. So, yung bahagi ng Florentino Street ay nagdadaan sa ilalim. Ito yung ground floor ng Espanya Station. No? So, meron siyang loading and unloading bay dyan sa lugar na yan dito. Nandiyan yung ito yon. So yan yung bahagi na nagdadaan diyan. Yan. Pwede silang magbaba diyan din sa papasok na yung mga tao dito sa station. Kung mapapansin niyo rin na slightly naka-elevate yung mismong flooring ng station. So, para na rin yan kung halimbawa magbaha o ano, hindi mapapasok yung mismong station. Then, yung station na gagawin nila dyan ay nasa 180 meters yung haba. So, hopefully ay nakapag-share ako ng mga kapakipakanabang na information tungkol nga dito sa gagawin din sa area ng Espanya Station. At hopefully makatulong din ito sa mga kapwa natin ay infra-vloggers na kung saan gagawin yung station, saan yung mga masasakop niya, no? Tsaka kung ano yung magiging itsura dun sa area na yan. Lalo-lalo na sa information dito sa at grade, no? Kung nasaan yan. So, hopefully, makatulong sa ano to. Pwede nilang gamitin itong video na to as reference, no? Para at si magkaroon na, ma-visualize nila kung ano yung mga gagawin dyan sa area na yan.
So, malaman natin ito sa mga susunod na taon, unti-unting mabubuo itong area na to. At syempre, hindi natin masabi kung may mga pagbabago along the way, no? Pero ito yung initial na pinakikita nila, no? So, maaring hindi eksaktong ganito, no? Pero at least may idea tayo kung ano yung maaring mag-i-itsura. So, yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hopefully, ay makatulong ito sa inyo pagbibigay ng impormasyon. So, maraming salamat po sa inyo. Hanggang sa muli.